Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Mustasa, pechay at spinach, ito ang aking naani nitong mga nakaraang araw. Ngayon naman ay ready nang i-harvest ang aking tanim na lettuce. Ang lettuce ay nanggaling sa pamilya ng sunflower. Ito ay mayaman sa vitamin A, K at calcium. Kadalasan itong ginagawang salad o kinakain ng hilaw. May ibang variety ang maaaring isama sa iba pang lutuin. Taliwas sa pagkakaalam ng ilan na ang lettuce ay itinatanim lang sa mga malalamig na lugar. Pero kahit sa mga maiinit na syudad kagaya dito sa Metro Manila, makakapagtanim tayo ng lettuce. Pero syempre, pipiliin nating itanim ay yung mga uri ng lettuce na hindi pumapait kahit sa mainit na klima. Kung tutuusin, mas madaling itanim ang lettuce kumpara sa iba pang leafy greens kagaya ng pechay at mustasa. Dahil ang lettuce ay walang peste. Ibig sabihin, hindi mo na poproblemahin ang mga kumakain ng dahon at iba pang insekto. Paano ang madaling paraan sa pagtatanim ng lettuce sa container o sa mga pet bottle? Maglagay ng potting mix sa isang tray at ito ay may kapal na 1 pulgada. At kung hindi mo pa napanood kung paano tayo makakagawa ng isang magandang uri ng lupa na pagtataniman, panoorin ang video na makikita ang link sa itaas o kaya naman ay hanapin dito sa channel. Ibudbud ang mga buto at pagkatapos ay bahagyang tabunan ng lupa. Basain ang lupa at gumamit ng sprayer sa pagdidilig upang hindi lumalim ang mga buto. Kapag lumalim ang mga buto, nahihirapan silang umangat kapag tutubo na. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Kapag nagkulang sa liwanag ng araw, magriresulta ito sa pagiging leggy ng mga binhi. Ito ay karaniwang tumutubo pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw. Nirerekomenda ko sa mga wala pang kasanayan na hintayin muna ang pagkakaroon ng 3 dahon o true leaves bago ang pagsasagawa ng transplanting. Ang paglilipat tanim ay gawin sa umagang umaga o kaya naman ay sa hapon. Iwasang gawin ito sa katanghaliang tapat upang hindi manghina ang mga binhi. Maging maingat din sa pagsasagawa nito at iwasang maputol ang mga maliliit na ugat. Muli, gumamit ng sprayer sa pagdidilig kapag maliit pa. Ito ay upang maiwasang malunod o mabali ang binhi. At kapag malaki na ay sa kadamihan ng tubig. Pagkalipas ng 1 linggo matapos ang transplanting ay umpisahan ang pagdidilig ng grass clipping tea fertilizer. Ito ay isang natural na pataba na may taglay na nitrohina at malaki ang maitutulong nito sa paglaki ng halaman. Ang paggawa nito ay mapapanood din dito sa ating channel o i-click ang link na nasa itaas. Ano pa man, maraming uri ng pataba ang maaari nating gamitin. Ang mga halimbawa dito ay ang fermented plant juice, Epsom salt o kahit 1/2 tubig ng hugas bigas. Ang lupang ating ginamit ay meron ng pataba at ang mga ito ay karagdagan lamang sa mas mabilis na paglaki ng halaman. At sa loob ng 20 araw, maaari mo nang umpisahang umani at gumawa ng salad. Kunin ang mga malalaking dahon upang ang mga maliliit na nasa gitna ay lumaki pa. Sa mga mag-uumpisa pa lamang na magtanim ng lettuce, nirerekomenda ko na subukan ang mga uri ng lettuce na madali lang patubuin at alagaan at matibay din sa maiinit na lugar. Ito ay ang Lolo Rosa, Black Simpson, Romaine at ang ating inani, Carlo Rosa.
Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa iyong panonood.